Gusto ko nga po, actually, really, ano, na maganda yan, malaman natin kung bakit nagkakaganon. Sinilid din po ba yung ilalim? Kung may hole, may leak, may leak talaga? Ah, wala. Hindi po. Ano po ito? Naka-schedule po siya ngayong year for dry dock. Kasi susunod kami doon sa ano eh. Protocol na. Opo, na bago hindi magkakalimit. Wala muna po. Walang accident, pero hindi naman naalis. Dito po, 2 years na po ito dito. 2 years na po itong nandito sa, ano, nandito sa... sa ano tawag pwesto ito? Ito hindi po umaalis ito nang nabili namin, hindi po umaalis ito. So nung tumatakbo, takbo lang po talaga, parang ginamin nyo, pinainit ang ano. Opo, yun ang po ginagawa nito, pinimintain lang po yung engine na huwag masira, yung makina lang po yung ano, yung ano to yun. Kailangan po ma-explain lang ng gusto ng marina or ng coast guard how does the cooling system work, na kung paano siya lumalabas, na kasi akala pag pumasok sa makina, parang ang naglalabas ka na ng ibang... Siguro, para doon sa hindi nakakaalam, di ba, parang ang sagwa, pag tinignan mo nga naman sa gilid, parang nagda-dump ka ng ano, ng ano to, ng ano to? Something na tinatapon mo. Pero kung hindi, yun po nagpapalamig sa makina. Yung water na yun. Yan po yan. Kung makikita nyo, tingnan nyo po dyan. Yan po yung nagpapalamig ng engine yan. It's just a cooling system. Nagtataon lang, na marong, katatapos lang po kasi ng bagyo. Di ba nung nakaraang araw, Friday, masama yung panahon. Nung Saturday, nandito po lahat, nag-change ng hangin, dito po lahat, tapon na ng dumi, marumi po dito. Nagpaandar po sila. So, pagpaandar nila, kung anong nasipsip nila, yun din po yung ilalabas nila na ano. Yung parang nagkulay yellow na yung nandito. Nakunan yata na ano. Oil sheen. Opo, nakunan ng ano, ng, at saka dala ng current yun eh. Nakunan yata ng video, eh, yun ako yung na-report. Pero maganda ito. Ako, to be honest, I really welcome itong nangyari. Kasi doon ko pa gustong i-ano to, gusto ko pang i-ano na, yung simula po nung naging kulay green siya. Maganda to eh. Hindi ko alam, black pala kasalpang ano dito eh. Ang ano, mabuti nga, papasalamat tayo sa mga nag-black at nagkaroon ng ganitong pagkakataon. Na ano nila, na nakuha na ng pansin ito. Gusto ko kasing ako nagpapasel, bakit nagkakaganon yung kulay ng tubig dito sa Manila Bay? Sa totoo lang po, kami ang makakapansin lagi dito, alam niyo kung bakit? Dahil nandito po kami for 2 years. Nandito po yung mga tao, nakikita nila yung changes ng tubig dito. Na kung anong bumubo. Hindi niyo ba alam na minsan, in a span of 2 months, nagkakaroon ng fish kill dito? Pero hindi namin naninus yan. Palagi po nagkakaroon ng fish kill dito. May time na nagkakaroon ng fish kill, tapos after 2 weeks, 3 weeks, meron naman ulit. Sabi ng mga tao, pag naglabasa na yung mga limasag dyan sa ilalim ng mga bato, yun, may time na naman na may nag-release na naman daw ng, ewan ko kung, ano na, o na ano na, nahirapan yung mga isda na mamatay. Ganun. Pero hindi na news yun, hindi na babalita. Kasi parang isang normal thing na lang din siguro. Dito kasi napapansin namin na lumulutang yung mga isda eh. Hindi mo kasi makikita basta-basta doon sa gilid na lumulutang isda. Dito talaga sa area nito eh. Medyo gitna na po kasi. Sir, for clarification lang, hindi tayo nag-discharge ng waste water? Ay, wala po. Wala pong ano. At saka bawal po yun. Right. Opo. Hindi, we are not allowed to discharge. At saka po, matagal na po ito dito. Wala po kami i-discharge na waste water. Yung mga tubig po kasi dito naka... eh, nakadram-dram. Ayan lang po yung fresh water dyan. Wala pong i-discharge siya. So, hindi po siya kasi operational. Sir, for media lang, ulit yung karayang tanong. Na, hindi naman po tayo nag-discharge ng waste water. Ay, hindi po kami nag-discharge ng waste water. Hindi po, bawal po yun. We, ano, may, dahil napaka-alam natin na, ano. So, sir, kung yung date na, matagal na kayo nandito, so, paano yung discharges din ninyo? Na, as ano a person. Po? Siyempre, kinocontain nyo yan eh. Mm-hmm. So, paano yung discharging? Meron po itong black water tank. 6,000 liters po yung kanyang ano, capacity. So, isang tao lang po yung ano dito. Yung nagbabantay hanggang dalawa. So, hindi po niya mapupuno ng sa loob ng isang taon. Yung kung kasi yung tayo lang po yung ano yung parang safety. Opo, hindi po ano.
Hindi po, ano, pagdating po sa dry docking, yun po yung ilalabas. Hinahakot po yun eh. May darating po na truck na magpukuha po nun. Ano po yun? SOP sa dry dock. Pagdating mo, huigutin yung ganyang mga, ano to, yung mga, meron pong, hindi ko alam kung alam ng Coast Guard na may term pa sila dyan na pag hindi kasi ito lumalabas, wala po kasi itong biyahe. Pero kung may biyahe ka po, allowed yata na, boss, hindi ko alam kung correct me if I'm wrong, kung 18 miles or 20 miles away from the shoreline, kung pwede na mag-discharge ng, ano, ng yung sa septic, yung sa dumi ng tao. May idea po ba kayo doon? Ang alam ko kasi yung mga barko, gano'n, commercial eh, na gano'n, na may layo lang po na may international po law yata dyan eh, with regards to that. Opo, na kailangan 20 nautical miles away from the shoreline, habang tumatakbo ka, pwede kang mag-discharge ng ano mo. Hindi po yung oil or yung ano po, yung sa septic, yung sa pupo lang po ng tao. Kaya lang po kami, hindi kami makakapag-discharge dahil, ano po, hindi kami umaalis eh. Nandito po kami talaga. So, hintayin namin na mag-dry dock kami. Bago lang po kami. Kasi pang 30 yata na tao to. 40 ang capacity nito. Hanggang 50 person. Isang tao lang po. Ano po bang main purpose nitong gate or tourist? Ay, yung nag-cater kayo na? Hindi po. Ito pong, ang main purpose po ng boat na to ay binili. Supposed to be a dive boat. Para siyang magdadala ng mga divers kung saan-saan dito sa Pilipinas na more diving. Diving. Okay, that is the main purpose. I-re-refit pa ito. Okay, i-re-refit. It was bought around a year and a half to 2 years ago. Ang problema po, inabutan po siya ng pandemic. Hindi na po nakakilos ito. Wala na po. Since then, ganito na lang po ito eh. Although nung binili ko naman to, dito na rin talaga ito. Ito na rin yung itsura nito. Pero sir, hindi kayo nasiraan dito. Talaga. Nasiraan kayo, nakatenga to. Hindi po. Talagang hindi lang maibiyahe ngayon. Hindi po ang maibiyahe kasi po wala po talaga siyang saan po pa siya ibibiyahe. Ang ano nito is ini-schedule po namin to dahil may nag-advise po sa amin na sabi abutin daw ito ng rehabilitation. So hopefully sabi ko bago mag-end ng June dapat wala na ito dito, may lipat namin. It's either sa kung saan namin pwedeng makahanapan ng malilipatan dahil nga gagamitin na itong lugar na to. That's what we are dahil hindi rin kami makaano eh. Yung mga investor nito nagano na rin eh, nag back out dahil po wala naman turista eh. Walang magda-dive eh. Sino ang pupunta sa Pilipinas para mag-dive sa mga panahon na ito? Pero sir, ano pa masasabi niyo sa mga tao na sasabing baka may halong langis? Tama, wala pong langis, tama ba? Yung halong langis po na sinasabi nila, yun po ay sabi ko nila. Kaya nga sabi ko, dapat ang mag-check yung proper authority na hindi kasi natin pwedeng i-speculate. Hindi rin ako pwedeng magsabi. Baka mamaya nga may halong langis yung lumalabas. Pero let the authority check kung ano po yung ano. Yung kaya nga dadaan kayo na nag-water sample yata yung kahapon at saka kanina. Para po, yun po yung tama eh. Kasi pag sinabi ko may halong langis o pag sinabi ko namang wala, baka yun ang paniwalaan. Wala. Hindi po. Dapat po maghintay natin yung report kung ano po talaga yung may halo po ba talaga siya o wala. Pero kung sakaling meron, sir, ready pa po kayo sa kung ano mang violation or punishment po? Opo, kasi po nag-violate po tayo. Ibig sabihin po, kung talagang may kailangan harapin na ano, and then it's not also, hindi rin lang po ito para sa akin, para rin sa lahat ng mga boat owners na ito ay kailangan may check. Ganito, you have to be responsible kung ano po yung kahit nga gaano kaluma ito eh. We are really trying our best to be responsible na huwag magtako ng basura. Nakikita niyo naman yung mga basuraan, talaga pinipit na iipunin at ibababa talaga. Huwag lang makakontribute ng dumi. Dahil nakita niyo naman yung lugar natin, eh, ganito na nga po. Eh. Tapos dudubiyan pa natin, di ba? Nakikita niyo po yung quality ng water dito. Ito po kasi ang gusto ko talagang ma-address dito na ano to, yung malaman natin
ano ba talaga ang quality ng tubig ng Manila Bay sa ngayon? Ito at this point na is it really safe? Ito ba ay talagang malinis na ngayon? Kasi sinasabi malinis na. Pero nagkakaroon ng dumi. Ito ngayon, may malinis ngayon dahil wala ng hangin. Pero the other day, nung Saturday, nung nakunan ko ito, maraming po dito talaga. Marami yung tubig kasi katatapos lang po ng typhoon. Yung hangin po kasi biglang nag-change. From eastern ng hangin, nagkaroon ng typhoon, biglang nagkaroon ng habagat, lahat po ng dumi pumunta po dito nung Saturday and Friday. Kaya po nakunan ito ng Saturday na nagpata, parang may mga nakakalat na gumagano. Siguro pa, baka yung tubig po at saka yung current, iba pa. Okay, ngayon po, pag nag-check naman sila, pero nangyayari po talaga yon. Normal po ba? Opo, na nangyayari na. Eh, sabi ko nga, pag nangyayari po uli yun, kami mo yung isang tatawag sa DNR para sabihin na pumunta kayo dito at tignan nyo ito, na ito ay ganito talaga ang nangyayari. Mangyayari po uli ito eh. I'm sure in weeks or in 2 weeks, mangyayari po ito, magkukulay po uli yan. Depende po sa tide, sa current, sa sitwasyon ng tubig. Kasi inuulit ko, kung ano lang po yung pinasok mo sa makina na water, yun din po yung ilalabas niya. Wala po siyang ibang pagpupuntahan eh. Pooling system lang po siya. Sir, for the record, based on your knowledge, wala naman tayong binabalit ng environmental laws even before nag-pandemic. Before nito? Before hindi ko alam yung ibang violation eh. Hindi ko alam kung bawal akong umihing sa yung ganun, di ba? Those are the petty violation na it will only cause by a human being. Ito yung violation na sinasabi ko, baka yung sa mga grupo na nagdumi sa ganito. Pero hindi ko, I will not tolerate that. Sabi ko, hindi, kasi may ano naman, may CR, may black water at saka may sewerage system naman. So, there is no reason. Baka po may nililipad na ano. Yung isang violation namin na pwede mangyari dito na hindi namin sinasadya. Yung kung baka may basura na ganyan, tapos mo bilang umangin, inilipad. Ayun, talagang. Kasi dapat tinago namin yun. Yung ganun, yung iniingatan namin. Yun yung mga ganun. Pero, environmental impact violation na katulad ng mga lakis, wala po. Wala po, hindi kami. Kasi hindi po tumangin. Unang-una tatandaan nyo, hindi bumabiyahe itong boat na to. It's not functioning. Di ba, naka-steady ito. So, for 2 years, ha? Naka-steady ito. So, ibig ko sabihin, makukunan nyo na ng basis doon na dapat in 2 years pa ito nagpa-violate. Dapat patagal na ito nandito. Ba't ngayon lang na nakita? Pero napapasalamat ako at nakita kasi matagal ko ng concern yan. Yung pagbabago ng kulay ng water. Salamat.